Sige na. Nagsasubmit po ng requirements. Opo, sige na. Ito po. Sorry niyo, Walkiria. Ay, isa lang po. Hello! Welcome back to our YouTube channel. This is Mami Nori G. And ayan po, narito ako ngayon sa Persons with Disability Office or PDAO. Ayan po, meron tayong mga PDAO po sa ating mga munisipyo na kung saan ito po yung office na pwede kang mag-apply for PWD ID or mag-renew ng PWD ID. Ito po ay office para sa may mga kapansanan. So, person with disability. Ayan po. So, ngayong araw po, dahil na nga po tayo ay face-to-face na, bukas na po ang mga offices, ay nag-decide po ako na mag-renew na ng PWD ID ni Akila. Kasi po, for almost 2 years na kami ay nag-stay sa Bicol Region at kami po ay nasa online classes. Kaya po, hindi ako nakapag-renew ng PWD ID ni Akila. Nag-expire na po 2 years ago at dahil na rin po sa pandemic ay marami pong mga offices ang nagkaroon ng online transaction namang. Kaya po hindi po ako nakapag-renew. So ngayon po nag-decide ako na makapag-renew na para maayos naman po at updated ang ID po ni Akila. Ayan po. So nung isang araw ay galing din po ako sa office na to kasi nagtanong ako ng mga requirements. Kasi po may konting pagkakaiba sa requirements ng PWD na ikaw ay bago pa lang or ikaw ay bagong applicant. Ayan, para po sa mga requirements ng new applicant for PWD ID, number 1 ay application form. Makikita po ito sa PWD or PDAO's office. Gayon din po, meron din ito sa mga barangay. Number 2, updated medical certificate na nakasaad po doon kung bakit kayo itinuturing na person with disability. Number 3, COMELEC certificate or voter's ID, photocopy. Pwede po yung naglalakad nito or yung parent or guardians, lalo na kung ang bata ay hindi pa naman bumoboto. So, 18 years old and below. If not registered po, kung hindi po kayo nakarehistro sa particular na city na iyon, maaari po kayo mag-submit ng barangay certificate of residency. Ito naman po ay nakukuha sa ating mga barangay hall. Ayan po, ito pong barangay certificate of residency ay nakukuha po to ng libre. Libre lamang po, wala po itong bayad. Okay, number 4 po ay birth certificate or any government issued ID with birth date. Ayan po, so birth certificate po ay para sa verification ng mga pangalan, o ng pangalan at birthday ng kukuha ng PWD ID. So, siguro lahat naman po ay mayroong birth certificate na kukuha po ito sa NSO at sa ating mga civil registry. Okay, panglima naman po ay one piece, one by one ID picture. Para po ito yung ilalagay doon mismo sa ID card na ibibigay sa inyo kapag, kapag okay na po yung inyong ID. And last requirements ay 1 piece 3R size whole body picture. Whole body picture po ito noong person with disability or yung mismo kukuha ng ID. So yan lamang po ang mga requirements para sa new applicants. Ngayon alamin naman natin yung requirements para sa renewal ng PWD ID. Narito po ang mga requirements para sa renewal ng PWD ID application form. Makikita po ito or makukuha sa PDAO's office or barangay hall. Updated medical certificate. Ayan po, para dito po sa renewal, kung wala po kayong updated medical certificate, tinatanggap naman po yung lumang medical certificate. Proof of life or whole body picture na may hawak na 2022 calendar. Ayan po. So since 2022 tayo nagre-renew, ang hawak dapat ng bata or ng taong PWD na kukuha ng ID ay calendar na 2022. Ayan po, para makita na ito po ay patunay na proof of life o talagang buhay pa or talagang itong taong ito ay PWD. So makakatanggap po ng tawag sa telepono kapag may problema sa lumang medical certificate. So pangatlo, COMELEC certificate or voter's ID. Ito nga po, pwede naman COMELEC certificate ng mga guardian or ng parent na mismong kukuha ng ID in behalf doon sa PWD. So maaari ding mag-submit ang birth certificate. Kung walang birth certificate po ay baptismal.
And then, pwede din na any government ID para po sa verification nga ng pangalan at birthday. At ayan po, kailangan din ng 2 pieces 1x1 ID picture and then photocopy of PWD ID or certificate. Ito po yung photocopy ng lumang PWD ID or PWD certificate. So, hindi po mapaprocess ang inyong mga application kapag kulang po ang inyong requirements. So, mas maganda po na kumuha na kayo ng application form pagkatapos alamin ang requirements at dalhin na ito lahat sa PDAO's office. Narito po ang sample ng application form na ipapakita ko po sa inyo para alam nyo po kung ano yung mga dapat fill upan. Ayan. So meron pong dalawang maliit na papel. Ayan, nasa ibabaw po ng application form. Yung application po yung nasa ilalim. Ito pong unang maliit na papel, dyan po isusulat kung kailan nyo makukuha yung PWD ID. Ito naman yung mga requirements. Ayan po, tingnan natin ang unang page. Ito po yung unang page ng application form. Ayan po, so personal data lamang naman po ang mga tanong dyan. First page yan, ito naman po yung second page. Kailangan kumplituhin nyo po yung pag-check nyan. Makikita nyo naman may mga check mark na yung mga dapat nyong sulatan. At ito naman yung sample ng full body picture na may kasamang 2022 calendar. At para naman sa 1x1 ID, dalawang peraso lamang po ang kailangan. And after po ng ilang minuto lamang po, mabilis lamang po na assessment ng ating mga ipinasang requirements. Ayan po, so binigyan po ako ng maliit na papel, nandun po nakalista yung date kung kailan ako babalik para kunin ko na yung PWD ID. So September 7 po tayo babalik, so abangan nyo po at papakita ko rin sa inyo yung time kung kailan ko kukunin yung PWD ID ni Akila at kung talagang makukuha ko siya sa loob lamang ng 7 days. Okay, so I hope may natutuhan kayo sa video natin for today. Kung bago lang po kayo sa channel na to, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell for more updates po of my video. Ayan po, maraming salamat. God bless. Bye-bye.